So hello mga ka-Els! Welcome to my YouTube channel! So ngayon, pag-uusapan natin ang tungkol sa economics. Medyo brainy-brainy ngayon ang ating topic. So ano nga ba ang economics at bakit kailangan natin itong pag-aralan sa loob ng pag-aralan? Ano nga ba ang koneksyon ng economics sa ating pamahalaan? So pag narinig niyo yung word na economics, marami po ang pasok sa isip natin. So ngayon, sa maiksing vlog na ito ay malalaman natin kung ano nga ba ang kahalagahan ng pag-aaral ng economics. So subaybayan ito mga ka-El! Paano ko mapagkakasya itong pera ko? Ang dami-dami bilihin. Ang mamahal pa. Tapos ang dami-dami ko pang bills. Tapos may COVID-19 pa. Bagsak ang ekonomiya. Diyos ko, patadala natin ang pera ko. Paano ko pagkakasya to? Ano ba yan, Mami? Karon talaga, that's life, you know. Pero, bet ko talaga magpa-pizza later. What do you think? Hoy, Scooby-Dabida. Huwag kang maarte dyan ha. Alam mo na nagtitipid tayo pa pizza-pizza ka dyan? Wala! Walang pizza! Grabe naman to. Sige na, pizza naman tayo ma. Please. Wala! Paano meron dyan yung nakainin mo? Huwag ka maarte, ha? Huwag ka maghahanap ng wala! Hi, so sad. So, alam niyo ba na ang economics ay isang sangayon ng agahang panlipunan na nag-aaral tungkol kung paano matugunan ang walang hanggang pangailangan at gustuhan ng tao batay doon o mula doon sa limitadong pinagkukunang yaman ng bansa. Unang sariling bulsa natin. Ang salitang economics ay mula sa salitang Griego na oikonomia na kung pagbibiyakin natin, pagbibiyakin talaga, o paghihiwalayin natin ng dalawang salita, ito ay mula sa salitang oikos na ibig sabihin ay bahay at nomos na ibig sabihin naman ay pamamahala. So kung pagtatagpuin natin sila, they meet together between, so ibig sabihin, pamamahala sa loob ng bahay. O diba? Napakadaling unawain. Bida-bida, ano ba? Gigising ka ba? Abay, anong oras na? Abay, naglilinis ako ng bahay dito. Bumangon ka na dyan. Bumabalik kita ako pagkatapos na ito. Ang dami-dami kong gawain. Lisan mo, maglaba ka na. Para maagang matuyo yung mga labahe. Lisan mo, nagigigil ako sa'yo talaga. Tagong ko na lang. Mula sa skit na napanood natin o drama-rama ni Lady L, no? So, nagdalawang katawan pa talaga siya para maipakita sa inyo yung importansya ng economics. Ang tahanan at ang pamahalaan ay may pagkakatulad. So, ibig sabihin, kung ano yung ginagawa sa bahay at kung anong klase ng buhay meron yung isang tao, madadala na yun pag labas. Lahat nagsisimula sa tahanan, pagbabudget, pagdidisiplina, at kung paano maging isang responsableng mamamayan. So, kung responsable ka, disiplinado ka, marunong ka magbudget, mas madali ka makatulong sa pamahalaan at ang pamahalaan naman, mas mabilis na umangat ang ekonomiya. So, hindi mahihirapan ang Pangulo natin na laguin ekonomiya dahil ang mga tao nito ay marunong, dumiskarte, disiplina, at responsable mamamayan. Simple lang ang hinihingi ng gobyerno. Kung maari lang, lalo na sa mga matatanda, huwag na ho kayo munang lumabas. Nakita namin na yung mga bata, there's a low rate of young people being infected. Ang pamamahala ng Pangulo ng Bansa ay walang pinagkaiba sa pamamahala ng ating mga ina sa loob ng tahanan. So they are both the same. Pag narinig niyo yung word economics, hindi lamang ito pag-aral para sa mga experts. Alam natin ngayon at natutunan natin ngayon kay Lady L na ang salitang economics ay kailangang matutunan at pag-aralan sa loob ng paaralan. Dahil magsisimula ang pag-angat ng ekonomiya ng bansa mula sa pag-angat ng sarili natin na nagsisimula sa loob ng tahanan. Okay? Lihan na yun, mga ka-El. So, learnings from Lady L. So, itong vlog na to ay para sa ating lahat. See you again, mga ka-El, sa panibagong learning natin. Just a thought with Lady L.